Pero sa opponent errors naman, patayin sila 10-all. And majority ng blocking na yun, Ale Blanco. That's right. And at the end of set number two, she was the leading scorer ng Creamline Pool Smashers. And you love how Blanco has become more active in, on both ends, ika nga, ng laro. There's an over-receive by Pacific Town Army. A push there, no over-receive din ng Creamline. Gumabaw cross court. Inangat ni Tubino. Flint. Off the block, yes. Flint, off the block. 1-0. Kaya yung mga sets na gusto ni Lena. Mataas ng dulo. Kaya mas madami siyang nakikita ng defenders kung saan niya dadalhin yung bola. Saka options, ano, kung saan siya pwede pumunta down the line and cross court niya. Service ace, and Flink is feeling it here in set number four. That was a service ace kay Melissa Goheng. Oh, of all players pa, no? One of the best liberos. Medyo nagalangan siya kasi nasa kanan niya si Eliza Valdez na magaling din receive. Oh, mag-receive, that's right. Let's go to Therese Gaston. Eric and Paneng, Coach Kung Fu gives confidence to his girls, especially to Angela Nunag, whom he depends on leading the team. During the second set, he gives specific instructions on a slice defense, which covers zone 5 and 6. He reminds the girls on their blockings to take it easy and wag masyadong magmadali. He masyadong magigil. Pinapaalaro niya to be more on control, keep on attacking, and have coverage. Para kay Coach, importante mag-recover agad. Give specific instructions kay Janelle Jordan to spike without hesitation. Your thoughts, Eric and Paneng? Well, definitely. I mean, thoughts on Angela Nunag. She's ang ganda ng inilalaro niya defensively. Kanina nga, one-handers, tips, patalikod, dumadive. I mean, she's been doing it all para sa Pacific Town Army today. That's right. As a libero, actually, ito yung mga forte mo dapat na huwag mong hahayaan mamatay yung bola. Lahat ng kaya mo, gawin mo para lang maiangat yun. Kasi doon, makikita. That's a very nice moral booster then for your teammates. Kung nakita nila yung libero nila and yung ka-team nila, talaga nag ginagawa lahat para mataas ang bola. Aside from the fact na may endear yung, I mean, yung libero mo to the team, ma-engage din kayo to put out 110% because that's what she's doing. Oo, dahil yun na nga. Ito yung mga nakakahawa na maganda dahil nakita mo may ka-team ka talaga na all out. Siyempre, gusto mo sabayan yun. Alina Bigar coming in at a very unusual time dito sa set. Maaga pa at down 4-2. Ang kanilang mapunan. What a set for Jordan coming from Bigar. Sakto yung set sa kanya ni Bigar. Malayo na nga si Bigar sa net. Tapos parang misreceive na yung kung tutuusin. Pero napatumparin niya na maayos kay Jordan. So talagang paganahin nitong Pacific Town Army. Si Janelle Jordan as gumagawa scores, cross-court. You know, sa lahat ng teams, it's effective eh, na pagganahin mo yung middle mo dahil yung blockers ng kalaban, kakapit ng kakapit doon. Kaya kung bigla mo pinagana yung middle spikers mo, tapos binato mo sa open, doon magkakaroon ng ano ng challenge yung blockers ng kalaban. Pag-iwalay mo, ika nga, no? Yung blockers ng kabilang kumunan. Sa Gonzaga, medyo malayo yung palo. Blanco. 5 serving 3. Abayo. And Kaupin. Oh, the buo siya para kay Kutiga Kaupin, but it goes outside. Tabalin Gonzaga. Tignan natin yung tweets dito mula sa ating fans from AnPQ_18. Umuulan sa init ng laban. Nasa Castillejo, Zambales siya. Go Pacific Town Army. Sabi ni KJ, ang galing ng floor defense ni Kyla Atienza. Go Creamline, hashtag PBL2019. Aluhalo talaga yung mga fans, ano? Really divided down the middle. For the serve. 7 serving 4, Creamline protecting this 3-point lead. Tubino. Corrado with a save, over. And a tip by Tubino, saved by Valdez.
Ganda ng palitan dito, both offense and defense by both teams. Gonzaga going down. Calvin. And she scores. Off the block. First technical timeout, 8, Creamline. 4-point lead para sa Creamline over Pacific Town here in set number 4. Take a look at Mao Soriano and yung middle attack ng Creamline Cool Smashers. And dito nakikita natin yung versatility, ano? At saka yung galing ni Gia Morado na bigyan halos lahat ng kanyang offensive players. Yun na nga, nabanggit ko kanina, Eric, na importante din talaga sa setters na ma-distribute yung bola na maayos dahil mahihirapan dito yung blockers and defenders ng kalaban. Na nakikita natin na nagiging effective for the Cool Smashers dahil lahat na ng kanyang spikers involved na sa scoring department. Icar. And Flink this time outside yung kanyang palo. A 5-point lead for Creamline. Tumatahimik na ang ating Pacific Town Army dito, Eric. Makita mo na na parang ano na sila, hindi na sila ganun kasaya kumpara ng mga first few sets nung isa. Nino, through the block. It's really tough. 5-9. Na makakuha ka rin naman ng momentum and morale, no? Pagka up and down in the room because we see a lot of errors from them. At pupunto si Flink, but on the second attempt, then outside yung palo. So they really have to get yung rhythm nila going here. They're down by 4. With defense at the net, napabagal yung palo ni Kaupin. Flink, cross court, yes! Off the hand of Morado. Let's see if that starts off a parang mini run para dito sa Pacific Town Army. Nice spike there from Lena Flink. Ang nawawala ngayon sa Lady Troopers na nakita natin ng first set is yung bawi kaagad. Na pag nakakuha ng puntos yung Cool Smashers, nababawi kaagad ng Lady Troopers. Hindi yung nag-iipon pa ng score na sila yung nagahabol. Kaya ngayong mga second, third, and fourth set, sila naman yung nagahabol ngayon na hindi naman nangyari ng first set. Oh, that's true. But back-to-back points for Pacific Town Army. But mabilis bumawi ngayon. Actually, simula nung set number 2, which is why they have two sets to one team. Creamline, ano? Mapuntosan sila ng isa, babawi sila ng dalawa right away. Oo, yun na. Parang hindi isahan yung score, pero lumalamang din minsan si Cool Smashers na nahihirapan humabol si Lady Cooper. Good receive by Gonzaga, itinawid ni Bicar. A push para kay Soriano. Gonzaga. And Pao Soriano off the bench. 11, very 7. Instrumental sa opensa nitong Creamline. Ganda ng spike na doon ni Pao Soriano. Single block. Kaya ang dami niyang options na pwedeng cross court down the line. And one of the best undersized middles. Ano, ito si Pao Soriano along with Lisa Sato. Titingnan mo parang hindi masyadong mataas yung maabot na talon. Pero her timing is so good as Valdez scores. Hirap na si Ludag sa kakahabol dito ng bola. Well, we have to give credit there sa defense ni Kopin. Ang ganda ng dig niya na yon. Saktong-sakto sa setter, kaya naman nagbigay na maayos ni Gia kay Eliza. And a timeout by Coach Kung Fu Reyes. His team down 12-7. Yung takbo natin ng block, minsan sila meron silang lap. So tingnan niyo yung slice ng bola, ito na. Tulak mo na si King dito sa kabila. Para nandito kayong dalawa. Pakaliwa mo. Ha? Para mag-stop. Then Lena, with you and Pao in the middle, your block is too high. We have small spiker. This one.
Petrogas. That's on Saturday, June 29th. Offense and defense, tinutukan doon ni Coach Kung Fu Reyes. This is the set na kailangan mabawi nila, Paneng, ano? Otherwise, they're gonna go home and will go down 4-5 sa ating standings. That's right. Kaya kanina nga binanggit natin kung gaano ka-importante itong game na to for the Lady Troopers. Kung gusto nilang ma-secure ang third spot, they have to win this game. Pero sa nakikita natin yun, laki ng lamang no, ng Pool Smashers. Dapat mahabol ni Lady Troopers. Pero medyo na ngayon yung groove nila hindi ganun kataas kumpara nung first set. Layo, ano? Oo. I mean, kitang-kita natin from where we're sitting. Yung body language and the way they're moving and a net violation itatawag kontra kay Janelle Jordan na talagang hindi rin nakuha yung rhythm so far. At ito nga, papalitan na si Jordan as Palaluan is in the game for the first time para sa Pacific Town Army. Creamline and out 17, Vargas in. Oh, Rose Vargas also in for the first time para naman sa Creamline Cool Smashers. Dating Lady Tamaraw. Rose Vargas moving for the Cool Smashers. Good receive by Nunag. Flink. Off speed na lang si Flink and she found that right spot. 9-13. Her blocker is Gia Morado. Tapos si Blanco din yung isa niyang blocker. So, kaya hinihingi ni Lena yung set na maging dulo ang kaya para mas madali niya matarget yung round the line. And yun nga, exactly yung ginawa niya as Picard with a good serve. 4-point game, 13-9. Palaluan at the net. Nanalo na ng Joust kontra kay Ariza Valdez and scores. So back-to-back points para sa Pacific Town Army, but they're down by 3. Overball there from the Pacific Town Army. Pero andun si doon ang kanilang middle blocker, kaya naman nanalo siya ng Joust doon. Tama ang kanyang timing. Another good serve from Bicar. Better reception from Valdez. Valdez sa gitna. Good timing ni Tubino for that receive. Wow, another great set from Morado to Blanco. Kanina pa natin nakikita yan, yung back sets ni Gia para kay Blanco. Na hindi din nakukuha yun ng blockers ng Pacific Town Army. Kaya lakas ng ball na dumadating sa kanila. Ganda na yung nilalaro ni Ale Blanco so far today. Flink with a tip. Abang si Kyla Atienza. Kaupin from the back row. Yes! Back row attack. Kaupin scores. 15-10. Somehow, Paneng, hindi maitaop nitong Pacific Town Army yung ginagawa ng Creamline today. Ano? And there's that little fan right there. Lumalaki yung lamang ng Pool Smashers. Pero itong si Pacific Town Army, hindi nila nadidikitan. Nahihirapan silang dumikit sa course dahil ang bilis din ng balikan ng bola at ang pagkuha ng puntos nitong Pool Smashers. At ang taas ng kumpiyansa ng Creamline right now. They are up by 6 after that gumabaw attack over Pacific Town, set number 4. Pagkatapos mag-struggle in the first set, Creamline Cool Smashers, Paneng, right now in full control of this match. Winning sets 2-3 and right now up by 6 in set number 4. So they started this game slow. Doon yung nagkakapaan pa sila na medyo hindi sila nag-enjoy no first set. Pero ito naman, umarangkada na ang Cool Smashers, second, third, at ito naman, fourth set, laki ng lamang nila. Na, yung sinabi din ni Melissa Gohing kanina, they should just focus on their game para makuha yung panalo.
Well, right now, nasa gitna na tayo ng set number 4. Anong kailangan gawin ng Pacific Town Army as you see Flink score and cut the deficit to 5 para mapahaba pa yung buhay nila dito sa match na to? They need to focus on their reception and defense dahil nakita natin sa mga previous sets na yung coverage nila nawala. Nagpapakahirap yung mga spikers nila paluin yung bola, baka makaiwas sa blockers. Pero pag nabablock sila, yung mga mababagal na bola, nahihirapan nilang iangat. Kaya yun yung tapos tulong-tulong din dahil hindi pwedeng umasa sa mga foreign imports, sa mga foreign players lang dahil mga locals kailangan din mag- step out. Talagang all-out effort ang kailangan ibuhos ngayon ng Pacific Town Army. That's what they're doing. This is their second straight point. There's a net violation. I think itatawag. But ito, tingnan muna natin itong napakagandang banking save. I think this is where ayun, si Michelle Gumabaw tatawagan ng net violation, which allows this mini run para sa Pacific Town Army. Gemma Galanza is in the game. 4-point deficit para sa Pacific Town Army. Through the block of Janelle Jordan. And gandang hugot para kay Coach Taibon din as Galanza immediately makes an impact. Laki din ng blockers ni Sara pero i-bother doon si Gemma. Ang ganda ng kanyang spike, pasok ang bola, nakakuha kagad siya ng punto. Good serve, better reception from Lunag. Gonzaga outside. And right now, nanganganib na ang buhay ng Pacific Town Army. And si Coach Kung Fu Reyes already burned one timeout, so isa na lang natin tira. And it's down by 6 again. Kanina, nababa na nila sa 4, Paneng, ano? Oo, tapos yung bumalik na naman. Ito na nga yung sinasabi na nawala sa kanila nung from the first set na bumabawi sila kagad from 1 point. Hindi na sila nagpapalaki ng laba. Pero ngayon, ang laki na masyado ng laban. Ang ginapit na ni Coach Kung Fu ang kanyang natitirang timeout. Troopers. Natin, be aware, may namadali natin. Ah, nagmamadali na tayo dun sa, ano, sa first ball natin. Ngayon yung atake natin, sa gusto natin i-check ball. Bumaba na yung block sa kabila, pero ang palo pa rin natin. Patapon pa rin, so nag-a-adjust. Mag-a-adjust din tayo. Yung first ball natin, huwag niyong ipilit. First ball natin, huwag niyong ipilit i-siksik sa net kasi baka yun na ng setter. Para makaset up si JJ. Okay, ginajump set na, wala pa siya dun sa ibaba. Well, mga paalala lang para kay Coach Kung Fu Reyes dahil nga malalaki na yung errors. Well, hindi naman, it's the same errors but the problem is sumalaki yung kalamangan ng kalaban and napupunta sa peligro yung posisyon ng Pacific Town Army. Nakita nyo si Alan Acero ng Creamline Cool Smashers nagmakasit at syempre natutuwa sa performance ng kanyang koponan. Tubino, cross court. Caupin, cross court din. Ganda ng hapon ni Jordan. Great effort from Janelle Jordan to save the ball. Blanco. Pero may lifting ba? Double contact. Ang tatawag kay Gia Morado. 19. Well, medyo mababa kasi yung receiver, no? Pinilit hapon ni Gia. Usually, yun talaga tingnan natin dito from the replay. Jordan. Ang baba ng kuha niya sa bola. Below her head na or face. Yun yung lifting. Minsan double pa. Pero yun nga, nabigyan ng pagkakataon dito ang Pacific Town. But mga errors talaga nila. No? Ito yung minsan nakakahawa to pababa. Dahil alam mo yun, ginagawa nyo lahat para dumikit yung point. Nagpapakahirap kayo. Double time talaga sa effort. Pero pagdating sa service line, service error. Yep. Back na naman sa serve reception. And we've been saying it's the same errors pero at this point in the game kasi mas malaki na yung implication ika nga o yung effect. Especially for Pacific Town, labang na ang kalaban ng 7, 2013. Good exchange dito. Caupin. Oh wow, Caupin has Caupin turned it on. Off the block. 21-13. Ay parang naka-cruise control na dito ang Creamline Cool Smashers at this point. Oo, dire-diretso na yung pagkuha nila ng puntos. Ang lakas ng palo na doon, ang last spike doon ni Kutika Hopi ng 6 sa blockers. And like what you said kanina, Paneng, ang
Pacific Town Army, hindi na, wala na yung bawi nila like we saw in the first set. Makakascore ang Creamline, babawi ka agad sila. Ngayon, napapabayaan nila mag 2-3 point run ang Creamline bago sila makapuntos. Kaya nga ito, pamaga ang kalamangan ng Creamline. Last 3 points na lang for the Cool Smashers. Pero yun na nga, nasayang eh. Kasi ang hirap humabol. Tapos at the same time, lahat kayo nagdodoble ng effort, biglang laki ng lamang, wala na. Minsan, nahihirapan na kayo talaga. Ang pangit sabihin, pero may times na nag-give up ka na. Pero hindi dapat ganun eh. Kasi sa team sport, tulong-tulong talaga dapat. There's another 3-point binigay ng Creamline. Si Pao Soriano sumabit sa net on the way up. But ang laki ng kalamangan right now ng Creamline, 22-14. Alanza. That's goodbye. No bluffers there from the Lady Troopers. 23-14. At kita-kita natin sa body language ng Lady Troopers, Paneng, parang they've not putting in the kind of effort na nakita natin sa number one. Nahayaan na lang nila. Tapos ito, kanya-kanya na. Nakikita mo na yung demeanor ng ating Lady Troopers. Hindi na sila masyadong nagpapansin. Dapat ganun eh. Serving for the Cool Smashers. 9-point lead. Pinakamalaking kalamangan this set para sa Creamline, and that is an attack error which puts Creamline at 10 match points, 24-14. Service, Galanza. Dubino. Saves one match point. Pero napakalaking task na makabago at makabalik here in this set, down 9 match points still. Madami pa silang hahabulin na puntos kung gusto nila mapanalo itong set. Creamline, on the other hand, will tie with your team at 8-1 in the standings. And both of you have one more game remaining on Saturday. Yes, lahat ng teams may game on Saturday. So, 16, ano yun, 3 games yun. 24. After that day, doon na natin makikita yung mga final standings. Kung magkakaroon pa ba tayo ng playoff o hindi natin. Would you know right now yung quotient ninyo versus Creamline? Oh no, hindi ko alam. Balab kasi yung at, you won against one another. So. Right. Pero I think Creamline won sa game namin via 4-3, ano? Kami 3. As you see, Creamline finally put the finishing touches dito sa laban na to. In 4 sets din, kontra sa Pacific Town Army. So after